umaga po mga kapatid. Welcome back ulit sa akin channel. Ngayong umaga po, magluluto po tayo ng upong may itlog. Ayan, papakita ko sa inyo, hindi masyadong magastos ng ulam. Kaya, let's go mga kapatid, simulan na natin. Kailangan natin ng upo para sa... Ito yung mga ingredients natin kailangan. Meron tayong asin, paminta, spring onions, itlog. Pinrito ko yung itlog, pwede rin sa side up, pwede rin scrambled egg. Basta slice nyo lang siya ng maliliit mga kapatid. Okay na po yan. Meron tayong luya, siling mahaba. Meron tayong bawang sibuyas. At saka oyster sauce. Yung oyster sauce po mga kapatid, kung wala po sa ating bahay, wala po problema, pwede po tayong magluto niya kahit wala niyan. Optional lang kumbaga yung ating oyster sauce. At nilagyan ko rin ng kalahating Maggi cubes. So, simulan na natin mga kapatid. Papatulin tayo. Hingga. Hindi po ang pali ng pangmasang ulam. Hindi siya masyadong expenses mga expensive mga kapatid. Okay, yung mga sangkap niya itlog lang talaga tsaka upo. Kaya natin gawin ito, masustansya na, masarap pa. Yan na, mainit yung kala natin. Ilisan ko na siya. Minit na mga kapatid. Depende rin sa anong klaseng style ng pagkat nyo. Basta maluto lang, wala problema po yan. Anong style nyo sa pagkat yan, ayos na yan. Pinigyan ako lang yung sibuyas kasi medyo matagal siya maluto. Pagka medyo malambot na ko, tinsunod ko na yung ating luya. Hindi lang po upo yung pwedeng gawin na ganito. Pwede rin po gawin ito sa katola. Yung mabango yan. Pwede rin gawin ganitong style yung masarap din po yun. Kaya lang ano, pag ginistindahan, walang katola kaya ito upo na lang. Ganun pa rin, masarap pa rin. Ang sustansya, ang sarap. So, lagay mo rin natin yung bawang. Siling haba o na mga kapatid, pag nilagay ko agad ito, pag nasama sa suti, medyo nanganggap talaga siya, namanghang siya masyado. Kaya nasa inyo na rin, yung trip nyo medyo may kagat-kagat konti yung gulay nyo, pero pag may mga kids tayo, kailangan hindi naman na kasi hindi makakain yung mga anakis natin. So since wala namang mga anakis dito, kami lang, yung isa susuti ko na rin yung siling haba. Jalapeno para kumagat siya mamaya. So yun ang mga kudret, golden brown na yung ating mga sangkap. Pasig pinaguro po itong gulay na pwede ko malapag yung ating. Isang luto lang ito kasi hindi naman talaga nalagaan ito. Kunting gisa-gisa lang ito, okay na, ayos na. Napakabangon ng mga kapatid. Nakakamas kumain ng gulay dito.
So since hindi naman natin patagalin yan, gulay lang naman natin, itimplay mo na yan. Lagyan ko na rin ang ating paminta. Alam nyo mga kapotrip, mas masarap yung pamintang buo, mabango. Kumbaga fresh talaga siya eh. Kasi yung duro, kung hindi natin alam, baka may mga mix na siya, parang ganun. Kasi itong buo talaga, pag pinisa mo, napakabango ng aroma niya. Kaya para sa akin lang, mas gusto ko yung buong mga paminta. Putlet, nakita nyo na. Malapit naman brown yung ating gulay. Nag-binsan luto-luto kasi gulay lang siya. So, lalagay ko na yung ating magi. Kalahati lang nilagay ko kasi konti lang naman siya. Pagkagisa mo mga kapudlet. Lalagyan mo, since may tubig naman siya, lalagyan mo lang ang konting-konti lang so hindi siya matuyo talaga, parang sauce lang siya. Konti lang. Mas pakabang mo ng ating lupo mga kapudlet. Siguro ngayon lang kaya nakakita nito mga kapotrip mo yung upo na nilalagyan ng itlog na prito. Napakasarap po ito, masustansya. Ito napakabanga. Mga kapotrip, may spring onions ako. Lahat ito lang kasi tatis yun naman yan. Ito, dagdag lasa, kabang din. Ito. Kunti lang nalagay ko para mga sana na. Kung finish na. Mamaya ako nilagay yung itlog para hindi siya maduro. Tengo lang yung lumit ng gulay natin. Kunti-kunti lang mga kapatid. Okay na mga kapotrip, malambot na yung ating upo. Lalagyan na yung ating oyster. Itong oyster, optional lang po ito. Kung gusto nyo talaga, okay lang tayo kung wala. So, napakabango niya mga kapotrip. Nakatakam. Ito na yung ating itlog na prito. Siguro ito matatakam dahil dito mga kapotrip. Ngayon nyo lang nakita itong lutong upo na may. Itong itlog pero napaka-sustansya, napaka-sarap. Hindi siya expensive. Kaya-kaya ng bulsa natin mga kapotrip ito. Nakakain ka naman masustansya, nakatipid ka pa, di ba? So, subukan nito mga kapotrip. Isadong upo with egg. So, tikman na natin. Wow, napakasarap mga kapotrip. Medyo nangagat-ngagat konti yung ating sili. Manamis-namis yung ating oyster sauce. Fresh na fresh yung ating gulay. Kaya napakalasa niya. Sarap. Pasok na pasok sa lasa mga kapotrip. So ganito lang kabilis magluto ng isadong upo na may itlog. So plating na tayo mga kapotrip na makita nyo. Okay na, luto na yan. So ito na yung finished product ng ating upo isado na may itlog mga kapotrip. Kita nyo, nakakatakam, napakasarap niya tingnan. Tsaka napakabango talaga. Napakasarap mga kapotrip, kaya subukan nyo sa bahay nyo to. Hindi siya masyadong expensive. Gulay lang.
pinipritong itlog ka na, pwede nga nang gumawa ng so yan ang mga kapatrep. Sana gusto niyo yung ating recipe ngayong umaga. Gisadong upo na may itlog. So mga kapatrep, yan ang muna ang i-share ko sa inyo ngayon. Kita-kita na naman ulit tayo sa bago nating video. Nagawa na naman tayo ng panibagong recipe. Mga kapatrep, maraming salamat sa panonood. Mag-ingat po tayo lagi. Magandang araw.